Ibinunyag ni Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Quimboloy sa naging pambihirang panayam kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan ng kanyang pag-appoint sa dating Pangulo sa pamamahala ng mga ari-arian ni Quimboloy. Ayon sa televangelist, malaki ang utang na loob niya kay Duterte dahil sa ginawang pagpapagitna nito sa mga isyu ng mga lupaing pag-aari niya noong inuusig siya ng gobyerno, ilang taon na ang nakakaraan. Ayon pa kay Quimboloy, sa panahon ng panunungkulan ni Duterte bilang alkalde ng Davao City, nakatakdang mabakante sana ang 30 hektarya ng lupa kung saan nakatingig ang kasalukuyang Kingdom of Jesus Christ Complex sa lungsod noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada, ngunit hinarang ito ni Duterte. Si Quimboloy ay nauna nang idinimanda ng illegal conversion of land dahil sa pagkamkam niya ng ipinaman ng lupa malapit sa Prayer Mountain sa Tamayong Kalinan kung saan nilakad ni Duterte ang lugar upang makipag-ugnayan sa mga lumad na ninirahan sa lugar para sa gagawing settlement maging ang pakikipag-ayos nito sa mga miyembro ng grupong New People's Army sa mismong kuta nila sa naturang lugar. Ayon kay Quimboloy, maraming beses na naging malapit na tagapagtanggol si Duterte kay Quimboloy kaya pinagkakatiwala sa kanya ang pangangalaga sa mga lupain ng church leader kasama na dito ang pagkukusa ni Duterte bilang property administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang Mayor dito, hindi lang kaibigan ng Kingdom, kundi talaga na tagapagtanggol. And this time, na ako'y nagkaroon ng mga problemang ganito at mayroong mga through the grapevine, mayroong mga bulong-bulungan na gusto ko agawin ng property nito, naging concern ng ating Mayor na hindi man ako humingi ng tulong sa kanya, pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo ako ng administrator sa mga legal properties ng Kingdom, buong Kingdom sa buong Pilipinas. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabate para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!